So hello everyone, follow up to dun sa video from Dartmoor Hornet, no? Hindi natin natapos yung last na ginawa natin sa kanya kasi may sira yung tar. Hindi ko na nasabi dun sa video yung sira niya, pero eto. Hindi sure kung makita nyo yan, pero ayan. May sira. Hindi to, usually yung ganito nakukuha natin, di ba, sa trail. Pagka nagkamali ka, sa bato ka tumama, gumasgas, ganyan. Eto hindi to mukhang sa trail eh. Mukhang inat-ngat to ng daga. And bad trip kasi okay lang naman sa akin i-dispose to. Usually pagka ganito, dispose na since medyo sa trails natin to papagulungin. Kaso kasi, bago pa to. Wala pa tong limang beses na gamit. Sayang naman kung i-dispose ko na. Tapos ano to, Schwalbe Addict Speed Grip na Evo. Evolution. Medyo mahal. Medyo mahal siya. So, i-repair natin to, subukan natin siyang i-repair. Pero yung pag-repair natin, gagamit tayo ng, so again, kailangan ng dental floss, kailangan mo syempre ng tar lever para dun sa gulong na yun. Pero dun sa fixing lang, dental floss, sealant na water-based pa sa flexible, or kung gusto mo yung mga ibang rubber compound, pwede yun. Tapos, needle. Ang kailangan kasi natin dito is leather needle. Yung ano, mas makunat, mas malaki, eh, wala. Diba? Ito lang yung meron ako. Hindi yung malaki na lang hinanap ko, malaking karayom na lang. Malaking karayom, tapos pantulak. Siyempre, alam, hindi mo yan kakamayin. Matigas yung gulong eh. Gamitin natin ito, tutulok natin bukasok. Dental floss. Susulsin natin yung... Usually sa ano lang ito ginagamit eh, yung lang sa cut lang, hindi siya mukhang cut eh. Medyo malaki siya eh. So, trial and error lang, pagka hindi siya gumana, hindi naging maayos yung mga mangyayari. Eh di, palitan na natin, pero wala namang masama kung itatry natin. And yung mga gagamitin natin is mga gamit, ay mga bagay naman na nakikita natin sa bahay. So, yung pinaka-ipapangdahin natin again is dental floss. Bakit dental floss? Kasi pag gumamit tayo dyan ng ibang like nylon, may times, may chance na ano yun eh. Pag naputol, pag bumigay yun, matigas yun eh. Makakabutas ng interior ng inner tube. So, gagamitin natin is, ito, since medyo ano siya, malambot siya eh. Tapos matibay. Hindi basta-basta ito nasisira. Unless, di ba, hiwain mo. Hindi mo naman ihiwain eh. So, nagamit natin yan. Tapos, yun, papangtahi natin to. Tapos, pagka natahi na natin, gagamitan natin to ng rubber compound. Rubber compound ba yun? Basta yung hinahalo, tapos medyo flexible siya. Pero wala tayo nun. So, ito yung gagamitin natin. Liquid seal from Mondo. Mondo products. Yung parang yung Davies. Alam niyo Davies? Yan. Sealant to, sealant. Pero malambot. Flexible, elastic. So, subukan natin gamitin. Simulan na natin. Tanggalin muna natin yung gulong. Ayun. So, ayun o. Tingnan nyo ulit. Tingnan yung mabuti. Ayun yung crack. Huwag tayo na mahaba. Oh. May menton. Ito mahirap. Oh, pasok. Double natin para mas matibay. Ay, di ko pala nasabi, kailangan din pala natin ng duct tape. Duct tape ha, or patch kit. Basta yung, di ba, after natin matahito. Doon sa loob, iaano pa natin yan. Lalagyan natin ng tape. Parang isi-seal natin sa kabilang side. Game. Simulan na natin. Simulan na natin ang ating granny session. Tatahi tayo. Medyo batak-batakin nyo. Yan. Para hindi, ano nyo yan, hindi nakaganto yung gulong.
maayos pa rin yung shape niya. Yeah. Ah, medyo bad trip na cut yung video. So, yan. Nung habang nilalagay ko kasi, hindi siya nag-record. So, ito yung nilalagay natin. Liquid seal from Mondo. Ayan. Ayan yung laman niya. Para siyang sealant. Actually, sealant talaga siya pero hindi siya polyurethane. So, hindi siya tumitigas. Water-based siya. So, flexible pa rin to. Tsaka elastic. So, bagay siya sa gulong. Ayan, nalagay ko na. Bad trip kasi. Naputol eh. So, ayan. Nalagay ko na dun sa nylon natin. Kita ba? Ayan o. Nalagay ko na. So, papatuyuin na lang natin. Pag natuyo na, apply pa natin ang isa pa. Basta search nyo lang Mondo Liquid Seal. Pero, ganito. First coat to, second coat natin. Tapos, hindi ko rin muna nire-recommend. No? Kasi gusto ko muna siyang itry. Pag natry ko na, matibay, hindi pumutok yung gulong ko sa trail. Yun, re-recommend ko na. Pero yung ngayon, experimental to. So, do this on your own risk. So ako on my own risk lang to. So patuyin muna natin. So aside from this pala ng application nito, itong sa likod niya, naglagay tayo ng duct tape. Ayan, duct tape. Hindi to di rin ako na namatay din kanina. So yan, lagyan mo lang ng duct tape to ensure lang na makinis pa rin. Hindi naman natin na to i-tubeless. Inner tube na to. So yung hangin pag yung inner tube pag nahanginan mag-inflate. So mapipipi niya na tong duct tape. So, hindi na matatanggal yan. Diyan lang natin siya. So, ayan. Tiyo na. Ayan. Tiyo na siya. Dry to touch. Dry to touch pa lang yan, ha? May curing pa yan. Hanggat hindi pa cured, di pa yan matibay. So, maghihintay pa tayo siguro mga one day lang okay na yan. Pero patuyuin muna natin sa linggo. So, lagyan pa ulit natin. Satakpan mo lang. Tsaka dapat malinis ha. Linisin yung paglalagyan. Nilinis ko naman ito kanino. Nang bahagya. Yung paglalagyan ako, saan siya didikit. Pag di mo ginawa yun sa alikabok, didikit yan. Tanggal lang. Kalat. So, papatuyuin na lang natin. If may sira yung gulong nyo, sana makatulong to. Imbis na itapon nyo, ayun, repair nyo muna. Baka sakaling maremedyohan. Sayang eh, di ba? Gastos yan eh. So, okay na. Ayun, natuyo na. Wait. Hirap eh. So okay na tuyo na ano. Ito siya. Nag-dry na siya pero hindi pa cured. I mean, hindi pa tuyo hanggang loob yan. May pasapasa pa yan. Pero yung ginamit ko kasi elastomeric 'yon. So paintable siya. Apply natin siya nito. Itim. So syempre para hindi siya daw kita katli. Kitang-kita 'to eh, gray na gray. So ayan. Yeah, baby. Medyo. So, yun na. Re-recoat na natin. Second coat. Tapos. Yan. Kapal. Para flexible. Okay na yan. So, may nakalipas na ilang araw na. Ay, naku, saan ito? So, may nakalipas na ilang araw na. Siguro mga 4 days. 4 days or 5 days. Ayan, no? May kita nyo. Ayan. Sana kita nyo. Mas pinag, ano natin siya. Parang pinag-seat. Uy! Sira yung paint. Hindi flexible, eh. Ayan. Ayan, pinag-cure. Tawag doon yung curing process. Para hanggang dun sa pinakaloob nung pinapply nating sealant. Tuyo na. Tapos, bumili akong bagong inner tube. Kasi yung inner tube last time, butas eh. Hindi natin siya masusubukan pagka ganun. So, masubukan siya. So, magkaroon tayo ng feedback. Hindi yung basta inapply ko lang, no? Gusto ko makita natin yung magiging resulta.
after natin i-apply. Tapos din natin 'to masasalpak din sa Dartmoor. Sasalpak natin 'to sa Foxter. Kasi yung Foxter yung okay pa eh. Alam mo mga dumi. Yes, makakapag-bike na tayo. Pati ito, pati yung beta natin, maayos na natin yan. Kasi meron na, nangarap ko na yung tool ko. You created my life. Game, okay, subukan natin sa baba. Salpak natin tapos ipadyak natin. Subukan natin kung pasado. Tara. So ito yung dito natin isasalpak. Pero mo, pansin mo, di ba? Sobrang dumi na. Lambot na rin yung gulong sa harap. Wala eh, COVID kasi hindi natin nagagamit. So palitan muna natin ito. Yan, ito yung gulong natin ha. Yan yung ni-repair natin. Ito nyo. Ayan ha. Salpak natin. Oh, perfect. So, titingnan lang natin yung kumbaga yung integrity niya. Kung bibigay siya o hindi. Sana hindi. Tara. Aim. Flexible siya, oh. Saan? Yun, so okay na. So, feeling ko naman matibay naman siya. Subukan natin sa trail next week. Siguro, no? So, yun lang. Kung sa tingin mo, ano? Hindi ko sa tingin. Sa tingin ko, okay siya, eh. So, if ever na may sira yung gulong mo, pwede mo itong gawin. So, yun lang. Sana makatulong sa inyo. Salamat sa panonood. Ride hard, but ride safe.